Hindi pa man nakakabangon ang pamilya Calapitias sa pagsabog ng Bulkang Taal sa Batangas. Panibagong pagsubok muli ang kanilang inaharap dahil sa pagkasunog ng kanilang bahay habang sila ay nasa evacuation center. Ito ang malungkot na kwento ni Maynard Calapitia habang pinapagmasdan niya na lamang na matupok ang nasusunog nilang munting tahanan. Sa pagbisita ng aming team sa Bawuan Evacuation Center sa Batangas, bumungad sa amin ang siksika na kalagayan ng mga bakwit sa isang silid. Habang pumukaw sa aming atensyon ang isang pamilya na naghihinagpis sa lungkot, kaya naman sila ay aming kinausap. Matapang na humarap sa kamera ang kanilang ama na si Maynard Calapitia sa bayan ng Lemery. Kwento niya, mahigpit na pinagbabawal na pumasok sa danger zone malapit sa Taal. Subalit dahil ang tanging kabuhayan lamang nila ay ang mga alagang hayop, nagpumilit pa rin siyang pumasok upang mapakain lamang ito. Kami po ay nasa evacuation center. Ay siyempre po, pagkahapon po kami napunta po ng bahay namin sa Lemery. Ay nga po, kung saan kami nadaan dahil may mga pulis, hindi kami makaarte sa aming bahay. Hindi pag kami nakakasingit, nakakaano nga yung mga hayupan. Katapos so, nga nangyari ho kahapon, pagkapakain ko ho ng mga 5:05 ng hapon, ay umalis na ho kami. Gusto niya man umanong isabay ang kanilang mga alagang hayop, subalit wala umano siyang sasakyan upang gamitin sa paglikas. At hindi niya rin umano alam kung saan niya ito pansamantalang ililikas. Dahil po sa aming mga hayupan po, kami po may naawang hindi pakainin. Ay wala pong paglalagyan eh. Pagkatapos niyang pakainin ang kanyang alagang hayop, ay bigla niya na lamang umanong naisipan na bisitahin ang kanyang bahay. At doon, tumambad sa kanya ang kasalukuyang pagtupok ng apoy sa kanilang tahanan. Wala ho miski isa. Wala lahat kong gamit, wala ho nalabas. Dahil nasa danger zone at may kalayuan ang kanilang bahay, walang bumbero na pwedeng rumisponde sa nasusunog niyang bahay. Dahil dito, ubos ang laman ng bahay ng pamilya Calapitia, kasali na ang kanilang mga damit, appliances at marami pang iba. Hinala niya na dahil sa nakalaylay na kable ng kuryente, kaya nasunog ang kanilang bahay. Ang kutob ko ay ang akin nung pagkakaalam ay baka sa galing poste sa mainline. Yun lang ang akin nung pagkakaalam. Hindi ko naman, basta yun ang pagkakaalam. Dahil yun lang eh, sa itasunog mula ang sunog eh, sa mga kahoy. Maririnig sa kanyang boses sa video na ito na nanginginig sa pangihinayang si Maynard dahil alam niyang wala na silang magagawa na maapula pa ang mabilis na pagkalat ng sunog. Nang tagay, gusto ko mong isalbang yung mga gamit, hindi ko kaya eh. Sobrang lakas na. Nangarap mo ah. Tanging ang kasalukuyang suot na damit lamang nila ang nailigtas sa sunog. Hindi rin nila alam kung saan at kanino sila hihingi ng tulong. Sakit at hinagpis ang kanilang nararamdaman ngayon. Kaya naman, kumakatok ang kanilang pamilya sa inyong mabubuting puso na mabigyan sila ng tulong sa trahedyang dumating sa kanilang buhay. Ay, sana po ikaw, kung yun po makaka-uwi na rin, ay wala na rin pong uwi, hindi. Maghahanap na lang po ng tira kung saan makakatira. Baka po naman may magandang loob dyan para tumulong kapoy na sunugan. Eden Florarita, Beach TV. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service.
Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 0999-9899-7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suits Laundry Services. Convenience at its best.